kailan magkapitan. So JC, kwento mo naman kami sa shooting mo sa New Zealand. Sobrang saya kasi dahil first time kong mag New Zealand in my life. Bucket list yan eh. Yun yung mga, yung sana, yung pinagdadasal ko lang, sana makapag-shoot ako sa New Zealand. Parang gano'n. Tapos nangyari siya. At syempre, si Nanay Len pa yung nagbigay sa akin ito. Hindi ko ina-expect na, ano mayroon. Nanay Len is always a blessing to my career. Parang sinabi mo sa 316 kasi sa Atok, tapos sa Taiwan, yes. And this time New Zealand. Sobrang swerte ko kay Nanay Len. I love them so much. Alam, gustong-gusto ko yung how they treat me and my family. Kasi nga, ano sila eh, they're an intact family eh. So they know how to take care of the families of their friends and families of everybody. So, ang sarap magtrabaho na gano'n na alam mo inaalagaan ka ng producers mo at alam mo na gagawin nila yung lahat para maging komportable ka. Ano title ng movie? Title ng movie ko with R.C. Muñoz ay Summer Rain. Summer Rain. Bakit? Summer tas rain? Yes, Summer and Rain. Bakit? Bakit gano'n ang title? So, umuulan sa summer. Umuulan sa... Kinakasalin tikbal? Hindi. Alam mo pala yun. Oh, sa edad pa. Lumabas. Tukol siya sa isang OFW na si Marco na nandun siya for isa siyang IT sa New Zealand. Isa siyang IT guy na all his life lagi siyang work from home. So he's a solitary guy. Tapos may na-meet siya na girl at tapos suddenly ginost siya after they got after they're okay na. Tapos suddenly nakita niya ulit yon. And another thing about Marco, he's a lawless boy kasi yung lola yung nagpalaki sa kanya. So eventually nagkaroon ng relationship yung ghost sa akin, yung babae at saka yung lola ko. Tapos yung buong journey ng pelikula tungkol doon, paano nangyari yun. Lola, sino yung lola? She lives there. She lives in New Zealand. She's an actress in New Zealand. Pero Pinoy? Pinoy. Anong exciting part dun sa pelikula? Exciting part sa pelikula ay, of course, nandun kaming dalawa ni R.C. Muñoz at drama talaga siya. Heavy drama to. Yeah. Kumusta naman? Na hindi mo, ano, na this time, from our last movie, Open, di ba, medyo mabigat talaga siya sa beginning. Dito, dadahan-dahanin kanya sa bigat. So, this is something na, alam mo yung look forward to na sa mga barkada mo na, sige, panoorin niyo to kung kaya niyo. At talaga. Si kumusta naman si R.C. nakatrabaho? First time mo ba siyang nakatrabaho? It's our second time. Ano yung una? Open. Directed by Direk Andoy. It's our third pista ng pelikula. Panood ko yun eh. Open relationship. Yeah. Pista ng pelikula ng Pilipino noong 2019. So this is our second movie this time. At laging every time na when it comes to drama, maaasahan ko lagi si RC. Kasi we know each other right away. Alam na namin kung paano dalhin yung isa't isa sa pagdating sa drama. Parang katrabaho ko lang ulit si Ben eh. Which is a different personality. Parang tapang-tapa mo na si Archie. Oo, okay. Sa acting ha? Sa acting. Hindi kasi magaling talaga siya eh. I mean, for anything, lahat ng binibigay ko sa kanya, madali niya nababalik sa akin. And it's always exciting to work with her kasi ang sarap niyang kasama on and off screen. Di ba bungis-gis na? So, gano'n, parang... kasi sabi niya, pinag-uusapan namin na magkasing edad kami. We're both 1988, so may possible pareho kaming personality. Pero which is good kasi lagi kami magkasama. So nag-click yung ano niya? Yeah, na. Sobrang. And ano rin siya, it's one of those, nung pinapanood ko yung rushes namin, effortless yung chemistry na hindi kailangan i-push. Hindi ba magsaselo sa commander mo? Hindi naman. Alam na niya. At ang maganda sa mga leading lady ko, kinakaibigan nila yung wife ko. So, nagpasilip ka ba dito sa news? Nagpasilip ng kaliwang nipple. Kaliwa lang, bawal na lang. Topless siya. Topless lang. Bawal ba dahil malamig? Bawal kasi malamig. Kasi pag malalamig isa, hindi na dyan. Pero ano, may love scene kayo? Alin? I can't. Hindi ko pa pwedeng ibigay kung meron o wala.
Di ba? Balik tayo sa, di ba, 316? Yeah. Siyempre may kasosyo sila na ibang producer, yung Vibe Studio. Yeah. So, kumusta yung pag-aalaga nila? Parang same lang. Hindi, wala naman. Same lang ng pag-aalaga nila namin. So, I think ang maganda doon, kasi pagka-ibang tao sila, di ba? So, they're both learning from each other. Tapos nagtutulungan lagi. So, yun yung masarap. Kasi nga, at the end of the day, itong ginagawa namin ito, it's about collaboration, it's about pagkakasundo para mag-merge, para ituloy yung isang magandang kwento. So, I feel comfortable every the whole time. Sino pa yung crush? Sama ko dito si Kelly Day, si Marco Gomez, tsaka si Ethan. Wala si Queen? Si Queen, hindi siya kasama dito. Associate director pa siya. Yeah, associate director. Ano yung unang tsaka second movie mo sa 316? Yung unang-unang ano ha? Nakauna ko is with Chloe Barreto. Tahan. Tapos yung Atok. Tahan. Tapos Cup of Flavor. Tapos Summer. Meron pa. Taiwan lumalabas. Nasa Taiwan. Pag-apat. Ano sa Taiwan? Titled Thy Father, Thy Son. Eh, yun ang kabang-abang din, Jason. Kaling ko kayo din ng bata. Ang kwento ko doon ay isa akong father na nagkaroon, OFW father na nagkaroon ng na meron akong anak na merong autism disorder. So, pang-apat na pala to? Summer, ano? Yes. So, at ako naman lagi akong sinasabi ginan, ay, Len, basta ikaw, available ako. Tumaas ba ang presyo mo? Kasi after that, nanalo ka ng mga awards, tapos ano. Tumaas ba ang presyo mo? Nag-demand ba ako? Konti? Siguro konti, hindi rin naman. Kasi at the end of the day, gusto ko rin tulungan yung mga bagong producers ngayon. Kasi, syempre, kasama ako sa pelikula. Oo, tulungan din. So, negotiable. Negotiable. Okay. At, meron akong, ngayon, from December 2023, meron pa akong 7 na films ngayon na hindi pa. Wala ka bang entry sa MMFX na sinabi? December 2023 pa? Meron pang 7? Meron akong 7. Kasama na yung kay Ma'am Bulay? Oo. Dapat? Na hindi pa pinapalabas. Bongga. Pwede ka pala mag-fashion isang taon. Pagkakwento ng party yung ano, mga tulang Stella. Yes, isang daang awit para kay Stella. Hindi na tula. So, kumusta naman? Okay na ba yun? Yes, naalala ko, pinitch nila sa akin at nagustuhan ko kaagad yung kwento. Tapos, tinanong ko si, kasi ako naman, sabi ko, basta kasama si Bella dyan, okay na ako, ganyan. At nung kinuwento sa akin, sabi ko, uy, gusto ko yung kwento. Okay na ba si Bella? Pagkatapos nung pagpipitch sa akin, nag-message sa akin si Bella. Sabi niya, tinanggap po ba? Oo. Sabi ko, yes. Sabi ko agad. Sabi ko, siya, pinost na nila and everything. So, I'm excited for it. Nakaka-pressure yun eh. Kasi usually, sequels, medyo may takot kang gawin. Kasi baka mawala yung magic nung una. Baka hindi mapantayan. So, as much as possible, ibang-iba talaga yung kwento. At may progress from the last time. So, na-remarkable naman. Medyo sinagkara na aabangan. Of course. Maraming additional cast this time. At syempre, hindi na siya manunula. Diba? Songwriter na si Fidel. Masakit pa rin ba ang ano no? Alin? Kasi masakit yung ending nyo. Ito ba ano? Mas masakit o ano? Mas masakit? Hindi pwede reveal? Lagi kapag kami ni Bella, di ba? It's always there's always something of a drama na familiar na masakit. So, I think ibibigay namin, pero I don't know. We'll see. Kasi yung ending namin, ano pa siya eh, hindi pa namin pinag-uusapan talaga eh. So, kung anong kahihinat ng pinito. Kilala kang award-winning dramatic actor. Pero meron bang off-beat role na wish mo magampanan? Hindi pa ako nakapag, I don't know, kung papayagan from sa mga susunod na araw, no? Hindi pa ako nakagawa ng mga ginagawa ni Paolo Ballesteros. Ay, gusto mo yung gano'n? Drag, yeah. Hindi pa ako nakagawa. I did it in the theater before. The trans and the drag queens and Bakit? JC, gusto mo yung gano'n? Dahil hindi ko pa na-explore yung part side na yon ng acting ko, ng personal life ko or something. Gusto kong i-explore ko pa paano, gusto ko i-research yun eh.
paano, kasi they don't just act like, ano, diba? They feel like they're a woman. So, parang mabait. Gusto ko maintindihan. So, sino magiging peg mo? Peg? Showbiz, oo. Hindi ko alam. Maging peg sa ano. Si Paolo or Vice? Si Paolo. Ganda-ganda ni Paolo. Paolo, acting. Balesteros, ah. Paolo Balesteros. Bakit si Paolo? Si Paolo. Hindi, gusto ko yung ang ganda niya eh. The physical ano aspect of it. Eh. Paano niya ginagawa yung makeup and everything. Not for me. You know. Pero gusto ko din yung personality ni Vice. Paano siya as a person. Pwede, pwedeng dalawa pag-isama. Yeah. Okay ba sa'yo na ano? Tinatali? Pagpapakin tape. Pagpapakin tape. Nakatali niya raw. Hindi tali pa kin tape magpapacking tape ka. Hindi ko ba na-research? Hindi ko ba na-research yun? Magpapacking tape ka doon. Pagpapacking tape? Ano? Asalis daw. Yeah, blaster. Well, natin. Hindi naman. Yeah, matras na si Jay. Hindi natin gusto. Pero lagi ko siyang sinasuggest sa mga directors eh. And also, I wanna be part of a historical film. So, sana. Sino yung bayan niya gusto mo? Dami. Basta somewhere in the era of noong time na ginagawa ni Marilyn Diaz sa Baya yung mga historical films. Isang dagdag lang, kung sakali siya, no, drag queen ka, okay ba na may leading man ka na may kissing scene at sino? Okay lang. Oh, dami. Dami kong mga kasundo dyan. Sino yung leading man? May kissing scene. Sino ka kissing scene? Kissing scene. Hindi, hirap naman, na-pressure ako. Okay. Bye.